Welcome to our Parents Orientation for the School Year 2024 to 2025. We appreciate your time and effort today. To begin with, please all rise for the singing of our national anthem, to be followed by our vision and mission of the school. Tumayo ng tuwid, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib, sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, kabas ang silanganan, alaw ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiliw, sa manlulupit kita pasisingil, sa lagang Let us bow our heads and let us feel the presence of the Lord in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Our Heavenly Father, we offer you our thanksgiving. We thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessings and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Here at Angel Presence School, we are more than a school. We are a family. Every day, we strive to create an environment where everyone feels supported, connected, and inspired.
And today, we want to officially say, welcome to the family. Let's sing together with the APS family song entitled, Welcome to the Family. This time, let me introduce the Miracle Workers of Angel Presence Foundation Incorporated. Let us acknowledge beloved Jesus, our school director, and beloved Archangel Michael as our principal, together with all the legions of angels. The Miracle Workers of Angel Presence School, headed by our board of directors, Dr. Placida I. Gutierrez, school head, school founder, and also known as Teacher Angel. Justado I. Gutierrez, board of director, our school president. Annabel R. Calamba, board of director, vice president, and preschool coordinator. Richelyn G. Itulie, board of director, secretary, and our school principal. Shirley G. Feliciano, Board of Director, Treasurer, and School Finance Officer. Nunette E. Gueno, Board of Director, Member Assistant Finance Officer, and our School Cashier.
Raymond C. Gutierrez, Board of Director, Expanded Member, Safety Officer, and Head of ADSERP. For Academics, Josa T. Candela, Assistant Principal and School Registrar. Joy Marie D. Asinas, Preschool Teacher. Kate R. Montefalcon, Preschool Teacher. Criza A. Diwa, Preschool and Elementary Teacher. Juela Denise C. Alegre, Primary Coordinator and Grade 3 Advisor. Erica Ann M. Martinez, Grade 3 Advisor. Maria Lourdes C. Vergano, Grade 3 Advisor. April O. Olivares, Grade 2 Advisor. Kathleen May G. Barboso, Grade 2 Advisor. Jeneline M. Agosto, Grade 1 Advisor. Maris Z. Marcos, Grade 1 Advisor. Carmel Vanessa A. Lubrico, Intermediate Coordinator and Grade 6 Advisor. Alfred Jericho B. Macaraeg, Grade 6 Advisor. Hazel Ann D. Flor, School Editor and Grade 5 Advisor. Reynald G. Inson, Grade 4 Advisor. Armando Jr. D. Guzman, Grade 5 Advisor. Genevieve C. Desipida, Grade 4 Advisor. Enrico S. Talisayon, IT Support. For ADSERP, Jocelyn M. Pinlac, in charge of Angel Store and Certified First Aider. Leonida S. Reyes, Teacher Assist and Cleaning Angel. Zorabel Alfonso, Teacher Assist and Cleaning Angel. Valerie Isa A. Fernandez, Cleaning Angel. John Paul D. Gutierrez, our Security Guard. Now, to give us the background of Angel Present School and to share important main activities as we celebrate our 25th anniversary, let us welcome our ever-loving school head, Dr. Placida I. Gutierrez, also known as Teacher Angel. Na talaga nag-land kayo ng panahon para makasama namin kayo dito sa orientation na to. Mahalaga ito para sa amin, mahalaga ito para sa inyo, mahalaga ito para sa ating mga anak, sa ating mga students. Para sama-sama makita natin yung teaming up para mas maging victorious yung lahat ng ating mga activities o sa ating pagsasama-sama. This year's po, ang ating focus, ang ating Miracle 25th Anniversary. 25 years of excellence ang sinaselebrate natin. Hindi lamang po academic excellence, kundi yung kabuuan ng ating mga anak. So, spiritually, socially, so iba't-ibang aspects po natin. Kabuuan ang gusto nating ma-develop sa kanila. So, kapag ka pinag-uusapan natin yung 25 years, syempre, sabi nga, mas magandang balikan natin mula sa ating miracle beginnings. Yan. So, actually, 1999 po, nag-experimental na tayo. Pagkatapos, year 2000, February 14, 2000, lumabas yung mga legal documents natin. Nagsimula po sa miracle beginnings. At for miracles talaga, kasi yung ibang lugar, sa kanto po ng Milagrosa, doon nagsimula. Pag in-English mo yung Milagrosa, miracle pa din po. Iho ba? So, talagang miracle. Miracle beginnings kasi po, itong project na to, pinropose namin sa nearby church. Pero dinecline kasi walang pondo. Walang lugar. Walang gustong mag-take ng responsibility. Yan, nandyan po sa inyong handbook yan. So, yung mga ilang details, basahin nyo nila. Dahil po, walang pondo, wala kaming perang pang rent ng lugar, nagsimula kami sa aking bedroom.
So, 20 kids with 20 kids, pwede na sila dun sa aking maliit na bedroom sa umaga. Sa gabi, nag-folding bed lang ako para lang ma-maximize yun. Tsaka meron po kami maliit na open space doon. Doon sila nag-activity yung 20 kids natin na nagsimula. So, yun po yung ating pagsimula. Kami nila Teacher Cora, Yuba, so, at saka Teacher Elma. Kami po yung mga pastoral worker noon eh. Yun. Kaya nung gusto naming nangarap kami ng isang parochial school na talagang yung strong good values na nando doon. Hindi lang academic excellence, kundi yung kabuuan na pinapangarap natin. Yun po yung mga miracle beginnings natin. Pero kahit nagsimula sa wala, ika nga, unti-unti, sabi nga namin, if this is God's project, God will provide. Diba? If it's part of the divine plan, this will continue. So, yung aming pagsisimulang yon, sabi namin, no retreat, no surrender. Nag-pursige kami hanggang sa maging 100, 200, lahat pa ng part ng building, ng Gutierrez building, nasakop na namin yung parlor ni Atimer, yung tailoring shop ni Kuya Pepping, tsaka hanggang dumami, pati yung sala ng kapitbahay namin, narentahan namin para maging office, kasi 200 plus na. Hanggang mangarap kami at magdasal ng big school. At kailangan lumipat tayo sa malaking building, kaya napunta po tayo sa ating bagong building ngayon. So, nagsimula kami as kiddie center, preschool lang. Pero nung lumipat kami sa big school, marami nang talaga nag-request na i-maximize na po natin hanggang grade 6. So, yun yung unti-unti. Nandyan po sa inyong handbook. Kayo na yung magpatuloy. So, salamat sa mga miracle beginnings tsaka yung ating pagpupursige mula sa umpisa. Kaya nandito tayo ngayon. So, yung pinangarap po natin, ito yung vision natin sa ating mga estudyante, sa mga anak natin. Kung napansin nyo po doon sa ating kanina sa pagsisimula, di po ba, sa National Anthem, Vision, Mission, Prayer, nandun na po yung ating, So, pagka binisualize natin, sabi nga namin, ito yung visualization natin sa ating mga bata. Angel Presence Kids, kailangan full of love, wisdom, and power, sabi namin ganyan. Pero, with good manners and right conduct. So, dapat mababait, magagalang, yan, matalino na. Iba ba? Sabi nga lang, may modo pa. Nagtanong mo ba, ano po yung modo? Kasi yung salitang yun, at salita pa ng matatanda, magalang. Yan. Talagang may good manners and right conduct. So, yun po yung ina-aspire natin with strong good values. So, yan po yung ating vision sa ating mga estudyante. So, vision naman sa ating mga teachers and staff, yun po. Siyempre, loving, responsible, and professional in every way. Kaya po yung mga teachers natin, talaga ang hope namin, at talagang ano natin ay mga board passer, may masteral, tapos yung mga skills na maitutulong sa atin, tsaka yung dealing sa bawat isa, very professional in every way. Yan po. Ang vision naman namin sa inyo, ating mga parents, mga guardians, tsaka ano yung maging supportive kayo sa inyong mga anak at sa mga patakaran ng ating school. Mamaya po, magbibigay ng ilang mga pointers sa ilang mga patakaran na kailangan ilinaw sa atin. At salamat sa inyo sa inyong cooperation at participation. So, ilang mga gusto naming mga highlights ng pinaniniwalaan natin dito sa Angel Presence. Siyempre, we believe in angels, kaya yung pangalan ng school natin, Angel Presence School. Sabi namin sa mga bata, laging present ang mga angels, hindi sila nag-absent. Yan, kaya Angel Presence. At, nandiyan si Teacher Angel, na dati every week. Ngayon, sabi niyo, once a month na lang, pero hindi lang once. Kasi sa dami ng sections nila, 2 days ko kinukuha yung, at least, makita nila si Teacher Angel. Yan po. So, at si Archangel Michael, ang ating school principal, tapos merong in-flesh na counterpart. Diba ba? Tsaka yung mga activities natin, yung mga sections nila, lahat po yan, mga galing sa mga legions of angels na real na nire-represent nila at kinikilala. Yun po. So, marami na rin miracle manifestations. So,
So sabi nga, naniniwala kami at sila ang mga bata kapag tinawag natin si Jesus, hindi lang sa pagkanta. Pag sinabi natin, Beloved Jesus, our school director, come, dumarating talaga siya. At pag sinabi natin, Shine, Jesus, shine, pakislapin natin si Jesus, kumikislap talaga siya. Yan po, sa yung mga miracle manifestation, yung picture ni Beloved Jesus, nagliwanag. At yung liwanag na yon ay lumaki ang liwanag. Yan, nag-flash ang light. And then, lumaki yung liwanag. Ang tawag namin doon nun, miracle manifestation, miracles of light. Kasi, parang pwede na siyang mag-step through. Pwede na siyang lumabas ng sa liwanag at magpakita. Pero isang patotoo yon na hindi kami pwedeng huminto. Dahil sa mga munti nating mga activities at mga paniniwala na talagang sinishare natin sa inyo at sa mga bata, marami ng patotoo. Yan po, na talagang pagtumawag kay Jesus at talagang true, 25 years, isa po yung sasa-celebrate natin, mga miracles natin. At mga patotoo na lahat ng pagmamahal at lahat ng suporta at blessings ni Jesus na nandiyan dyan. Thank you po. So yun, sabi natin, isa sa pinaniniwalaan natin, lahat is a lahat ng anak natin, alam natin, ba't ibang storya ang inyong mga anak, pero lahat po yan ay child of God. So yung lahat po yan, merong award, especially at the end of the school year. So, yun po, academically, tapos behaviorally, so iba pang mga aspects natin. So, parang walang uuwing luhaan. Yan. So, lahat masaya. And po. So, yun po. Nagpapasalamat kami, mga patotoo ng iba't ibang mga schools at mga estudyante natin. Saan man sila pumasok, pag sinabing galing yan ng angel presence, ay, magaling yan. Diba? Ay, galing yan ng angel presence, ang bait niyan, magalang. At saka, sabi namin, itayo nyo ang bandera ng angel presence. Ayan. So, yun po. Kaya nag-excel sila sa mga iba't-ibang school na pinasukan na private or public po. Kaya salamat sa inyong patuloy na pag-alalay sa kanila. Yun po. Kaya for 25 years, na gusto nating i-celebrate yung lahat ng miracles and victories natin. So, we're so grateful. We're so thankful na ang daming blessings, ang daming miracles na gusto nating i-celebrate at ipagpasalamat. Yan po. So, hindi lang tayo ang magse-celebrate. Marami tayo mga kaibigan na naging bahagi ng angel presence. Gustong maki-isa sa atin. So, darating sila. Diyan sa picture, galing sa Australia. Nag-train po yan ng SPED. Tapos, galing ng Amerika, si Elaine. 2 years siyang tumira dito sa atin, na nag-train ng mga teachers. Reading specialist po siya. At yung dalawa naman, isa sa Mexico, isa sa Switzerland, mga Montessori graduates po sila. Elementary and high school. So, lahat po nag-share. At iba pa. So, marami tayong magiging bisita. Kaya naman, talagang malaking celebration to. Yan po. So, anong celebration natin for 25 years? Sabi ba natin, 1 week ba? 1 month ba? 1 year ba? O start na tayo ngayon kasi itong school year na to binilang na namin sa ika-25th na natin year. Yan po. Kaya dates to remember natin for 2025, January 10, Friday po yon, meron na tayong dress wing rehearsal o run-through ng kabuuang Angel Blessings. January 16, Thursday po yan, Angel Blessings presentation with foreign guests. Yan, yung mga bisita natin. Nandyan kasi sila yung mga panahong yan. February 7, Friday po yon, magkakaroon tayo ng Family Day o at Kitty Festival Integrated, ang goal namin sa may Quezon City Circle. So, alam ko may mga rides pa din. No? So, ma-enjoy talaga ng lahat. February 13, Thursday po yan, yun yung Foundation Day Motorcade natin. So, magkakaroon tayo ng mga trucks, decorated floats. Ayan. So, mamaya po papakita natin yung 18th year. Yun yung last nating motorcade, ang mga sumunod parade. Diba? Kasi sabi nila, kailangan pag-ipunan natin ang pag-rent ng mga truck kasi mahal na sila ngayon. Mahal na din yung gasoline. Yan po isa sa pag-uusapan ninyo sa inyong mga homeroom meeting. Yan po. February 14, yung Thanksgiving Holy Mass po natin.
Kasi February 14, 2000, year 2000, yun ang talagang foundation day natin. And February 16, yung pinaka-Sunday po, magkakaroon po tayo ng grand reunion at raffle doon. So, hindi lang po alumni, kundi pati lahat na naging bahagi ng Angel Presence, kung nagtrabaho dito o nag-aral dito kahit 1 year lang, naging bahagi, welcome po lahat sa grand reunion natin. Andyan din po sa handbook nyo yung mga ilang mga dates na ito. So, para ma-remind kayo lagi. Ito po yung video natin ng 18 Foundation Motorcade. It has been 7 years kung 25, di ba? So, yon. So, panoorin natin para magkaroon kayo ng idea sa mga bago nating kasama. Paano ito? Pwede na po yun. Sample. So, thank you po for being an angel to us. Mga angel mommy, angel daddy, angel lola, angel lolo. Lahat po tayo mga visible angels sa ating mga teachers and staff at lahat po ng patuloy na mga nakikipag-isa sa atin. Maraming salamat po. To give us a backdrop about the drop-off, send-off, traffic management, and safety protocol, let's clap our hands for our safety officer in external affairs, Mr. Raymond Gutierrez. Ngayong araw, pag-usapan naman po natin ang traffic management and safety protocol ng ating paaralan. Sa mga parents, guardian, na may dalang sasakyan, na maghahatid at magsusundo, pwede lamang po natin magamit panandalian ng linya ng kalsada malapit sa ating paaralan. At kung may bakanting pwesto sa kabilang bangketa sa tapat ng ating paaralan, ay pwede rin po itong magamit. Siguraduhin lamang po na hindi tayo makakaistorbo sa mga sasakyang dumadaan. Oras po ng pagpasok. 5 minutes before ng pasok ng estudyante, maaari nyo na po itong ihatid sa paaralan upang diretso na sa kanilang mga classroom. Sa oras naman po ng uwian, 5 minutes before ng uwian, sana po ay nasa gate na po kayo para maiwasan ang matagal na paghihintay ng mga bata, especially po sa mga preschool, para maiwasan din po natin matakot ang bata na hindi na siya babalikan, at maiwasan din po ang pag-iyak. Sa teacher's ID, lagi pong dalhin sa oras ng pagsundo sa bata at i-present sa guard para masigurado po ang safety and security ng ating mga anak. About naman po sa gate pass, sa mga batang hindi kinakailangan ng sundo, maaari lamang po makipag-ugnayan sa kanilang guro upang mabigyan ng gate pass. Kailangan po mag-submit ng authorization letter sa guro na pinapahintulutan makauwing mag-isa ang bata.
About naman po sa pagsusundo or pagpapasabay sa kakilala or kamag-anak, maaari lamang pong ma-inform ang teacher kung iba ang susundo. Pakibigay na lang po yung identification ng taong magsusundo sa guro or ipadala yung fetcher's ID. About naman po sa pagkakasakit, kapag may sinat or lagnat or anumang karamdaman ng bata ay huwag na po nating papasukin para din po sa kapakanan ng nakakaraming estudyante. Mag-inform na lamang po sa guro upang ma-excuse ang bata. Tungkol naman po sa proper attire ng mga students ay required na pumasok na complete uniform. At sa mga magulang at guardians na papasok sa ating school building, magsuot na naaangkop na kasuotan tuwing magtutungo sa loob ng paaralan. Maraming salamat po. To give us information regarding tuition and other school fees, let me call our school finance officer, Mrs. Shirley G. Feliciano, a big hand for her. Greetings po to our dear parents and guardians. Thank you po for taking the time, and I'm here po and I'll be guiding you through the school fees policy. Makikita niyo po sa ating screen ang policy overview of tuition and other school fees. Details po ng mga ito is clearly explained sa ating pong student handbook. In today's orientation, we'll focus lang po muna on tuition and other school fees, guidelines and payment options, payment channels, as well as kung meron po mga clarifications regarding our procedures. This year, we are happy to report that there will be no tuition increase. Wala po tayong tuition fee increase this school year. Kahit po nagkaroon po ng mga wage order increase last July 2024, hindi po tayo nag-adjust ng ating tuition fee rate. And despite this, our school building improvements will continue along with the upgrade of our facilities and improvements inside our classroom. Like yung ating po mga repainting, yung mga karagdagan po mga instruction ng materials and media technology. Nag-set up po ng mga TV sa ating pong preschool and projectors po para po sa ating primary and intermediate level. Sa tulong na din po ito na ating mga sponsors and benefactors na patuloy pong sumusuporta po sa layunin na ating school. We are also making every effort po to support students by providing books at the best possible prices, ensuring po ito ng lower prices whenever possible. And as part of our efforts to help regarding our payment of school fees, we have payment options po. We have two payment options available. Ang payment option number one, ang ating pong traditional cash payment or ang ating pong full payment cash basis. Ang pagbabayad po ito ng kabuuang tuition and school fees before po mag-start ang school term. Students are entitled po for a 5% discount based on tuition fee rate. Payment option number 2, ito po yung ating pong installment-based payment. Kabuuang tuition and other school fees po ito na hindi na hinati po natin sa 9 equal parts po. Divided po ito into 9 equal parts or installments. This includes po a down payment upon enrollment, followed by 8 equal monthly installments. And the installment payments will begin po in August 2024 until po March 2025. Please take note po, our school year runs from August 2024 to April. Runs from August 2024 to April 2025. Same as last year po ito, meron din po tayong 9 equal installment this school year. The only difference lang po is yung pong first month ng application po ng pagbabayad. Nag-advance po tayo ng month ng pagbabayad ng dahil na din po sa compressed schedule this year. Kailangan po nating iusog ang kasunod na pagbabayad following po na registration. This is clearly stated naman po sa inyong registration form nung pong nag-enroll po kayo kasama po yung bata. And sa ating pong tuition fee information flyer, we apologize po sa mga na-confuse and nasanay po sa mga nakaraang school year due dates. And nagpapasalamat po kami sa mga nag-comply na po and nag-update na po ng kanilang mga payments. As of to date, nasa month na po of September po tayo. And yun po. Due po ito every third week of each month on or before the 20th.
For specific due dates, please refer po sa ating pong academic calendar. Pinupost po ito sa ating pong Facebook page as well as sa inyo po mga GCs para po sa eksaktong date po. During the first week, until the 10th of each month, expect po na meron tayong payment reminders. Ito po yung mga dinidikit po sa kanilang reminder notebook. We encourage din po sa mga naka-installment basis na kindly follow our payment due dates. And please kindly pay the fees po before the set date. Our school po rely on tuition payments for funding of school programs as well as continuation po na ating essential services. And to avoid na rin po yung mga additional charges and restrictions which may include a special examination fee. Dito po nakalagay sa inyong screen, a surcharge of 50 pesos will be applied for every late payments per due date. And in addition po sa late charges, special examination fee po may also be imposed. Hindi po, ito po yung mga hindi po makakasabay sa regular exam schedule. So mag-i-impose na po tayo bago po itong policy, mag-i-impose na po tayo ng special examination fee. Lalo na po sa mga parents po na hindi po nagre-reply sa amin po mga payment reminders and sa mga ano po, mga yun po sa ating po mga payment reminders. In the event naman po na hindi naman kagustuhan ng parents, mga unforeseen financial challenges po, meron po options available for students to allow them to follow the regular exam schedule. Mag-submit lang po ng written request detailing yung reason and the proposed repayment schedule sa ating finance or sa ating pong cashier. Application process po is fully explained sa ating student's handbook under promissory note. For our discounts on tuition fees, 2 discounts po ang offer this school year. Number 1, yung ating pong 5% discounts available for cash, full payment. And number 2 po, yung ating pong 5% discount for sibling. Sibling discount po ito for 2 or more siblings enrolled during the same term. Sibling discount is also available for installment-based payment. Yung application po nito ay dun po sa kanila pong last month of ano po, payment. As a general rule, discount po will be forfeited if one sibling drops out. For our school, ano po, modes of payment, different payment channels na most convenient po for parents and guardians. Ang number one po is yung ating pong cash payments. Available po ito on-site and only accepted in person at the school cashier's office. Ang office po is open from 8 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday. And to serve you better, we remain open during lunch. And ang ating pong school cashier na nakikita nyo po sa ating cashier's window, si Ms. Nanette, or ako po, pwede rin po akong mag-receive po ng inyong mga payments. And may mga instances po na po pwede rin po si Sir Raymond ang mag-receive po sa mga times mo na hindi po maiwasan at wala pong available na cashier, magre-request lang po tayo ng receipts for every transactions po na ginagawa po natin ng pagbabayad. Receipts po are issued immediately upon payment po. Ito po, makikita nyo po sa screen yung ating pong official receipt or yung ating pong service invoice. Number 2, ano po, payment channels din po ang ating pong bank transfer. So makikita nyo po yung details po na ating pong ginagamit na bank na yon, Philippine National Bank. Yung details din po na ito is pwede nyo pong makuha. Available po ito sa ating pong cashier's window. Pwede nyo po itong picturean or pwede nyo rin po i-message si Ms. Nanette sa ating pong messenger account na cashier's angel presence para po makuha nyo po yung ilang detalye po para po sa inyong pagbabank transfer. Bank transfer confirmation po. Please send po a screenshot of the transaction or any proof of payment via Facebook Messenger. Ang ginagamit po namin is yung cashier angel presence. And once confirmed, a service invoice or receipt will be issued. Or may mga instances po na pwede po kayo mag-over the counter using the bank transfer ano po payment. Hindi na po kailangan pong picturean or mag-send po ng screenshot, pwede na po namin ito ma-confirm through our online bank. So
So, yun din po, once confirmed, a service invoice po will be issued. And bank transfer po should always be made to the account of Angel Presence Foundation, Inc. And another payment channels po for e-wallets and GCash. Please take note po na GCash payments are accepted only at APS cashier's window. Located lang po ito on-site. No transactions can be made online or through any messaging platforms. All GCash payments must be processed in person at the cashier's window. Service invoice po will be issued after the transaction has been verified or upon receipt of the payment transactions. Please take note lang po, hindi po namin masyadong ina-encourage po ang pagbabayad po ng GCash ngayon unless nandito po tayo sa on-site. Or meron po mga cases na kung meron po kayong communication kay Ms. Lynette and inallow niya po kayo or inaccept po niyo or inaccommodate niya po ang inyo pong GCash transactions, maaari naman po ito basta po ma-issuehan din po kayo agad ng service invoice. And real time po sana ang inihiling namin. Para po, huwag po kayong magsisend kung halimbawa po wala pong communication po sa ating cashier. Important reminder po, for all tuition and other fee payments, please make sure po to collect a receipt or a service invoice for every transaction. For further inquiries or concerns, meron po tayong two landlines availables. Pwede nyo pong hanapin si Ms. Lynette or ako po, si Ms. Shirley. And meron din po tayong email. Pwede po kayo mag-send ng email through angelpresence20@gmail.com. And yung available po natin na messenger account, Cashier Angel Presence. Makikita nyo naman po kung ano po yung icon na ginagamit namin. Ito lamang po ang aming messenger account. Pwede po kayong, for any concerns po, pwede po kayong mag-message. And pwede rin po through dito po sa aming pong on-site office, pwede nyo po kami lapitan, pwede po kayong mag-drop by dito po sa office. Yun lamang po muna. Maraming salamat. Once again, thank you so much for joining us today. We hope that you are enlightened by today's orientation and continue to support our school.